Yung partner mo is nagbibigay pa too much appreciation sa iba kesa sa'yo. Mas nagbibigay siya ng papuri or attractiveness more than you. Of course, valid yung reason mo kung bakit ka nagsiselos. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi po nakakakilala sa akin. My name is Cheryl Ting at kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makingi ng konting favor to please do subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video is, let's talk about jealousy. Ano nga ba ang jealousy? Healthy po ba ito sa isang relasyon? Kailan ba pwedeng maging tama ang pagsiselos? Sa isang romantic relationship po, ang jealousy or pagsiselos ay nanggagaling sa loob ng katawan natin. Ito ay isang unique mix of sadness, anger, competition, and insecurities. Although ito po ay isang negative feeling sa isang relationship, ano, ito po ay hindi naman masama, lalo na kung ito ay hindi naman sobra. Too much of anything can be unhealthy po. Ang sobrang pagsiselos po ay talagang hindi magandang patutunguhan nito. At a little jealousy is not a bad thing or unhealthy from time to time. Tulad ng emosyon natin, may kinakailangan itong i-release na kailangan makommunicate ninyo sa mga partner ninyo kung ano man ito. Malaman ninyo kung ano yung mga insecurities, needs, and boundaries. And also kasama na rin dyan yung desires. So what healthy jealousy can look like? Ano ba yung pwedeng maging valid na reason para masabi mong healthy ang pagsiselos mo? Number one dyan, may nagpi-flirt sa partner mo, tapos si partner mo is nag-return din ng pagpi-flirt dun sa nagpi-flirt sa kanya. So, syempre, sobrang uncomfortable tong feeling na to. Example, sa isang party, ano, may nag-flirt sa partner mo, nagkaroon sila ng eye contact. Hindi lang ito yung basta eye contact, ito yung intense eye contact. In short, nagpapakita siya na very interested talaga siya dito sa nag-flirt sa kanya. Of course, magre-result sa'yo ito ng jealousy. Reason mo kung bakit ka nagsiselos ay valid yan. Healthy po yan. Number two example, sa inyong mag-partner, alam nyo naman na detalyado masyado yung mga usapan or information na nagpapalitan kayo. Then suddenly, may isang taong nag-bring up ng topic na hindi mo alam. Hindi ka aware. Tapos may biglang may nag-mention. Dun, pwedeng makaramdam ka ng jealousy. Bakit itong tao na to, alam niya yung situation, bakit ikaw ay hindi. Lalo na kung medyo seryoso yung information. Of course, partner's life is a part of yours. So, very important talaga na maging honest tayo sa mga kapartner natin para maiwasan yung misinterpretation. Another thing, activity. For example, meron siyang kinahuhumalingan na bisyo or activity, ano, parang second relationship niya na ito. Minsan, pakaramdam mo para siyang nag-cheat sa'yo. For example, meron siyang hobby, particular hobby or exercise na kailangan routine niya yun, na kailangan talaga na magawa niya yung activity na yun at mag-spend siya ng oras talaga doon sa activity na yun. Pero hindi naman ibig sabihin noon na ayaw mong ipursue niya kung ano man yung mga ginagawa niya sa buhay niya. But of course, makakaramdam ka talaga ng jealousy. And that is valid. Another thing, for example, yung partner mo is masyadong nagbibigay ng tremendous attention dito sa mga kaibigan niya. Lalo na kung opposite sex niya, so normal na makakaramdam ka talaga ng selos. But of course, kung paminsan-minsan lang naman, of course, kinakailangan natin bigyan ng mga break yung mga partner natin. But very important din na ipaalam ninyo yan sa mga partner ninyo para maging sensitive sila and maging attentive sila sa feelings nyo. Another thing, yung partner mo is nagbibigay pa ng too much appreciation sa iba kesa sa'yo. Mas nagbibigay siya ng papuri or attractiveness more than you. Lalo na kung yung mga exes nila ay mas binabrag pa nila na kesyo pinapabura nila yon, mas maganda yon, ganito yung mga natapos niya, yung mga pag-uugali niya ay gustong gusto ko, then dinidiscuss niya yon sa harapan mo. Of course, makakaramdam ka ng jealousy. Then, napag-uusapan niyo pa yung mga past relationship niya or mga sexual encounters nila, then suddenly magbibigay siya ng appreciation or a
attractiveness doon sa ex niya, of course, valid yung reason mo kung bakit ka nagseselos. Relasyon kasi guys, dapat hindi na binibring up yung mga ex. Hindi kasi maganda sa relasyon na madalas na pinag-uusapan yung mga exes. Lalo na kung bibigyan nyo pa ng papuri yung mga exes nyo. So big no yan at talagang makakaramdam ka ng insecurities and jealousy. Open and honest communication is key. Ito po ay isang susi sa maayos na relasyon. Very important na na-appreciate natin yung mga partner natin. Hindi lang na sa loob natin kailangan sinasabi talaga natin ito sa kanila. Importante din na dapat sinisecure natin yung mga feelings ng partner natin para maiwasan yung mga hindi pagkakaunawaan and also yung jealous. You should always feel appreciated in a relationship. Feeling appreciated ensure that jealousy is not a constant. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips dito sa mga napag-usapan natin. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!